Ano ho ang gusto niyo sa buhay ninyo? Maaari magkaiba-iba tayo ng sagot, pero siguro lahat tayo sasagot ng gusto ko hong pumunta sa langit. Wala naman siguro ditong magsasabing ayaw kong pumunta sa langit. Kung tatanungin naman ho kayo, ano ang kinakatakutan mo? Maaring iba-iba tayo ng kinakatakutan. Pero siguro lahat tayo takot sa impyerno. Lahat tayo gustong pumunta ng langit at lahat tayo may takot na mapunta sa impyerno. Kaya nga ho, doon sa act of contrition ay binabanggit natin doon na I am sorry because I dread the loss of heaven and the pains of hell. Dalawang bagay po yun. I dread the loss of heaven and the pains of hell. Dalawang bagay pero hindi sila pareho. Kasi kapag sinabi mong I dread the pains of hell, ibig sabihin, gagawa ka ng mabuti, iiwas ka ng mortal sin, susunod ka sa Ten Commandments kasi natatakot ka na maparusahan. Natatakot ako sa apoy ng impyerno. Natatakot ako sa hirap ng impyerno. Kaya hindi na lang ako gagawa ng masama. Pero yung first part, iba yon. I dread the loss of heaven. Ang ibig sabihin po, natatakot ako na hindi makapasok sa langit. Bakit ako natatakot? At natatakot ako sapagkat mahihiwalay ako sa mahal ko. Gusto kong pumunta sa langit kasi gusto kong makasama yung mahal ko. Alam ko nandoon ang Diyos. Alam ko nandoon ang Virgin Mary. Alam ko nandoon yung mga namayapang kamag-anak ko na minamahal ko. At gusto kong pumunta sa langit kasi gusto kong magpatuloy ng aming love story. Ang ibig sabihin po ay mayroong mga tao na iiwas sa kasalanan kasi natatakot sa impyerno. Subalit, hindi sapat ang takot sa impyerno para makapunta tayo sa langit. Kailangan po, mayroon din tayong mabuting ginagawa. Halimbawa po ganito, wala kang ang pinatay, wala kang ninakawan, hindi ka ng alunya, hindi ka ng gahasa, hindi ka nagsinungaling, hindi ka nagnasa sa kapwa-tao, hindi ka nagmura, ginalang mo ang iyong mga magulang. Ang lahat ng ito, sinunod mo ang Ten Commandments. Pupunta ka na ba sa langit? Sandali lang. Kasi baka wala kang ginagawang masama, pero may ginagawa ka bang mabuti? Kasi sabi ng Panginoon, kapag tayo'y huhukuman, ang itatanong niya sa atin ay hindi naman nangalunya ka ba, pumatay ka ba, nagnakaw ka ba, nagsinungaling ka ba, nagmura ka ba? Hindi yun ang itatanong sa atin. Ang itatanong sa atin ng Panginoon ay, pinakain mo ba yung nagugutom? Pinainom mo ba yung nauuhaw? Dinalo mo ba yung walang kaibigan? Ang ibig sabihin, hindi sapat na wala akong ginagawang masama. Sapagkat yung mga nakalibing sa sementeryo, wala rin ginagawang masama. Pero wala rin ginagawang mabuti. At tayo ay papasok sa langit, hindi dahil lang wala akong ginawang kasalanan, kundi dahil mayroon akong ginagawang mabuti sa kapwa-tao. Halimbawa ngayong linggo, nagsimba kayo, nagsimba tayo, kasi nasa utos ng Diyos na igalang natin ang araw na ito.
Dahil nagsimba tayo at hindi tayo nagkasala ngayong linggo, kung mamatay ka mamayang gabi, pupunta ka na ba sa langit? Sandali lang. Kasi, yung katabi mo, na kapwa mo Katoliko, na mahal din ng Diyos, kapag hindi mo kakilala, nagsimba kayong dalawa, hindi mo kakilala, at tapos na yung misa, hindi mo pa rin binabati. At matatapos na yung misa, talagang ayaw ang bitawan yung bag mo kasi baka magnanakaw itong katabi ko. Sandali lang. Nagsimba ka nga, pero nakipagkaibigan ka ba? Nagmahal ka ba? Nakipagkapatao ka ba? Ang ibig sabihin, my dear brothers and sisters, is our fear of hell will not necessarily bring us to heaven. Avoiding sin is not the path to heaven. The path to heaven is loving one another. The path to heaven is loving like Jesus. The path to heaven is pakikipagkapwa-tao. The path to heaven is pagmamalasakit. The path to heaven is pagkakapatiran. The path to heaven is smiling at one another. The path to heaven is friendship, is love, is charity, is mercy, is compassion. Wala kang sinusuway na 10 utos, pero lahat ng nagkasala sa iyo, hindi mo pinatawad. Sabihin mo, wala naman sa 10 utos, thou shall forgive your enemies. Wala akong sinuway, pero wala kang ginagawa na mabuti. Natatandaan po natin yung parable of the prodigal son. Mayroong dalawang magkapatid. Yung isa, nagkasala. Yung isa, tumupad sa lahat ng gusto ng tatay. At nung nagpipiesta na dahil bumalik yung makasalanang anak, nasaan yung panganay? Wala siya sa loob ng handaan. Nandun lang siya sa labas ng pinto. Ayaw niyang pumasok kasi kahit ginawa niya ang lahat ng mabuti, hindi niya kayang patawarin yung kanyang kapatid. Kahit nagawa na niya ang lahat ng utos ng Diyos at lahat ng utos ng tatay nila, hindi niya kayang mag-unawa doon sa nagkasala. Baka ganoon ang mangyari sa atin. Wala kang ginawang masama, kaya hindi ka pupunta sa impyerno. Pero ayaw mong pumasok sa langit. Tatanaw-tanaw ka ng, sa pinto ng langit. Kasi yung mga kapwa mong hindi mo pinansin, yung mga hindi mo pinatawad, pinatawad na pala ng Diyos at nasa loob na pala ng bahay ng Ama. I say it again, we have fears and we have dreams. We have anxieties and we have joys. But you will not be able to enjoy the joys and bliss of heaven by simply avoiding evil and wrong. You go to heaven by love. And love will take away your fear of hell because God is love.